كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kapatid na manonood, ito'y karugtong ng ating natalakay nung nakaraang araw, kung saan nabanggit natin sa ating tinalakay sa isang aya. Ito'y patungkol sa aya mula sa Suratul Baqarah, sinabi ng Panginoong Allah na pinapahintulutan sa Islam na itigil ang pag-ayuno ng taong naglalakbay o siya ay may karamdaman at nahihirapan siya mag-fasting. Ngayon ay isa-isahin natin sino ang pinahintulutan ng Allah na itigil ang pag-aayuno. Nabanggit natin yung kanina, nung isang araw, yung may sakit. Sinabi natin na ang taong may karamdaman o sakit na maaaring lumala ang sakit kung ipagpapatuloy ang pag-aayuno, kaya maaari niyang ipagpaliban ang kanyang pag-aayuno datapwat kailangan niyang bayaran ito pagkatapos ng Ramadan. So, kailangan niyang bayaran. Pangalawa ay ang walang kakayahan sa pag-aayuno dahil sa katandaan at karamdaman. So, may mga taong hindi niya kayang mag-aayuno dahil sila ay matanda na o may karamdaman na walang pag-asang malunasan. Ibig sabihin, may sakit siya. Sinabi ng doktor na talagang wala ng pag-asang malunasan. Sa gayon, maaari niyang itigil ang pag-aayuno datapwat kailangan niyang magpakain sa bawat araw ng isang mahirap. Ibibigay nito sa kanya ang katumbas ng isang kilo at kalahati mula sa pangunahing pagkain ng bansa. Ang naglalakbay sa panahon ng kanyang paglalakbay, natalaki natin to sa aya sa Suratul Baqarah, verse 184, na binanggit ng Panginoong Allah na ipinahintulutan ng taong naglalakbay na pwede siyang maaari niyang ipagpaliban ang kanyang pagfa-fasting datapwat kailangan niyang bayaran ang kanyang pag-aayuno sa ibang araw pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Ika-apat para sa ating mga kapatid na mga kababaihan, ang dinatnan ng dugo sanhin ng pagreregla o panganganak. Again, yung babaeng dinatnan ng dugo. Either ito'y dahil sa regla o dahil sa panganganak. Ipinagbabawal sa kanila ang pag-ayuno. Datapot ipinagbabawal sa kanila ang pag-ayuno. Okay? Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-ayuno ikaw na kapatid na babaeng Muslim. Kung ikaw ay may regla o nifas, ibig sabihin, kapapanganak mo pa lang at meron kang dugo, pinagbabawal sa iyo na mag-fasting, mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, at kahit ginawa mo ito ay hindi katanggap-tanggap. Hindi ito matatanggap sa kanila. Datapot, kailangan nilang bayaran ito pagkatapos ng Ramadan. Sinabi ni Aisha radiyallahu anha, sumakanya ang kaluguran ng Allah, dinadatnan kami nito noon. At inaatasan kaming bayaran ang pag-aayuno, ngunit hindi na kami inaatasang bayaran ng pagdarasal. So mismo si Aisha, sinasabi niya na kami noon sa panahon ng propeta ay talagang dinadatnan kami. Siyempre lahat ng babae dinadatnan, and then alam ng propeta yon. So ang inuutos lang ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kababaihang Muslim sa panahon niya, which is ito rin katuruan hanggang ngayon, hanggang sa huling araw, ng babaeng Muslim ay inuutosang itigil ang pag-aayuno at bayaran yung pag-aayuno at hindi na niya kailangang bayaran yung pagsasala. Inuulit natin dahil maaaring may mga babaeng mali ang pagkaunawa o pagkaintindi o hindi alam kung ano yung pagkakaiba.
ang babaeng nireregla o dinudugo dahil sa panganganak, ang babayaran lang niya ay yung pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, kung ito ay natapat sa buwan ng Ramadan. At yung dasal, yung sala na hindi niya nagawa, syempre, alam natin na ang babaeng nireregla o bagong panganak, hindi siya maaaring mag-ayuno at hindi siya maaaring magsala. Okay? So, dahil hindi siya maaaring mag-ayuno at magsala, huwag kayong malito, dahil ang kailangan lang niya bayaran ay yung pag-aayuno after Ramadan. If ito ay 5 days or 7 days, for example, bayaran niya yung 7 days after Ramadan. Pero yung sala na hindi niya nagawa habang siya nireregla, hindi na niya kailangan bayaran. So, huwag tayong malito, mga kapatid, mga sisters sa pananampalatayang Islam. At ikalima, ang nagbubuntis at nagpapasuso. Kung sila ay nangangamba para sa kanilang sarili o sa bata, maggagayon ayon sa ilang maraming scholar, kailangan nilang itigil ang pag-ayuno, datapwat nararapat nilang bayaran ang bilang ng araw na kanilang ipinagpaliban. So, ganun din, tulad ng dinatnan, kailangan din nila bayaran. Ngayon, merong tanong dito. Ano ang hatol sa isang Muslim na itinigil ang kanyang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan? So, makinig kayo, mga kapatid, yung mga taong hanggang ngayon ay ayaw pang mag-fasting kahit siya Muslim na dahil ayaw magutom. So, pagtigil sa pag-ayuno nang walang makatuwirang dahilan ay isang malaking kasalanan na ang pagpapahiwatig ng pagsuway. Nagpapahiwatig ng pagsuway sa Panginoong Allah. So, ibig sabihin, kung hindi ka nagfa-fasting, hindi ka nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, sinusuway mo ang Allah. Dahil siya nagsabi sa Quran, sabi niya, Ya ayuhal ladina amanu, o kayo mga mananampalataya, kutiba alaykum as-siyam, iniatas sa inyo, obligado sa inyo ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Yung siyam, pag-aayuno. Fasting. So sa Quran yun, kautusan ng Panginoong Allah. Ngayon, pag hindi ka nag-fasting, alam mo naman kung anong kaalituntunin nito. Ibig sabihin, sinusuway mo ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sa makatuwid, ito ay nangangailangan para sa kanya ng tauba, pagsisisi, pagbabalik loob sa Allah dahil sa kanyang nagawang malaking kasalanan at kanyang pagsuway sa kautusan ng tagapaglikha at ipinag-utos para sa kanyang pagbabayad sa araw na iyon lamang, maliban kung ang dahilan ng kanyang pagtigil ay dahil sa kanyang paikipagdalik sa araw ng Ramadan. Sa gayon, babayaran niya. Okay, makinig. Kapag nakipagtalik ka sa araw ng Ramadan, babayaran mo yung araw, pati yung kafara nun. Tungkulin pa niyang magbayad sala sa naturang pagkakasala. Okay, naturang pagkakasala sa pamamagitan ng pagpapalaya ng isang alipin. Una, kung may alipin kang Muslim, palayaan mo. Kung wala, ibig sabihin nito ay pamamagitan ng pagtubos sa isang alipin ng Muslim sa kamay ng mga kaaway. At pagkatapos ay kanyang palayaan ito sapagkat binibigyan din ng Islam ang kahalagahan ng pagpapalaya sa isang tao mula sa pagiging alipin sa lahat ng pagkakataon. Datapot, kapag wala siyang natagpuan, kung hindi mo kaya magpalaya ng alipin tulad ng panahon ngayon, wala kang matatagpuan alipin, kailangan mong mag-ayuno ng dalawang buwan na magkakasunod. Allahu Akbar. Napakahirap yun. Ngayon, yung 60 days, dalawang buwan, kapag naputol mo yun na walang katanggap-tanggap na rason, so kailangan mo ulitin. Back to zero. Mag-ayuno ka ng 60 days. So, kung hindi mo kaya at kung hindi niya kaya, maggagayon siya ay manararapat na magpakain ng anim na pong mahihirap. 60 na mga miskin. Kumbagay, ipakainin sila yung anim na po. Kung hindi mo kaya mag-fasting. Pero hindi ibig sabihin na nahihirapan ka kung hindi mo talaga kaya. So, kung kaya mo, kahit mahirap yun kasi, syempre, fasting yun. So, kailangan mong mag-fasting ng dalawang buwan. So, kaya, bawat isa mag-ingat, yung mga may asawa, ingatan po natin dahil medyo mabigat ang kabayaran. So, maraming salamat, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Yung ibang usapin naman sa fasting ay sa ibang araw na lang, inshallah. Aqulu ma tasma'un. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.